Ugoy humahataw. Hataw balita. Limang bagong confirmed COVID-19 cases na itala sa lalawigan ng Palawan. Mula sa Puerto Princesa, makakasama natin si Hari Ilagan live. Hataw balita. Hari, masasabi bang may community transmission na ng COVID-19 dyan sa Palawan? Yes, Janice. Masasabi nga may community transmission na dito sa lalawigan ng Palawan matapos sa magsagawan ng contact tracing ang lokal na pamahalaan dito. Kahapon nga, inanunsyo nga ng incident commander, Dr. Din Palangka, Bacaya FB Live, na may limang bagong italang kumpirmadong may coronavirus disease o COVID-19 sa Puerto Princesa City sa Palawan. Dalawa sa limang nagpositibo dito ay empleyado sa Kapitolyo ng Palawan na may close contact sa naunang tatlong na italang nagpositibo na medical staff sa ospital ng Palawan. Ayon nga kay Dr. Rufia Marie Atencio, masasabi community transmission na ito dahil nahawa umano ang mga ito sa kanilang kamag-anak na may close contact sa kanila. Ngayon po na meron tayong limang positibong kaso na nasa labas po ng ospital at nasa barangay na. Ito na po ay maaaring tawagin community transmission. Ito ang tinig ni Dr. Rufia Marie Atencio. Dinala lang nga ang mga ito sa isolation facility kasama ang kanilang pamilya na isa sa ilalim din sa swab testing at oobserbahan ng 14 days kung may sintomas ng samamatay na sakit. Samantala, itinailalim na din sa swab testing ang nasa mahigit 20 medical staff ng ospital ng Palawan at maghihintay na lamang ng resulta sa mga ito. Nasa 22 na ang kaso ng COVID-19 sa buong lalawigan. Isa dito ang gumaling na. 12 sa Puerto Princesa City, 5 sa Binance Sopronio Española, 3 naman sa Coron. Sa Ginoo kami ang saring, sa naming servisyo publiko ang importante, mula digi sa Palawan, Hari Ilagan, humahataw! Hari, nabanggit mo kanina, 20 medical staff ang isinailalim din sa swab test. Kamusta na itong mga staff na ito? Naka-quarantine din ba sila? At kamusta yung operasyon na nasabi mong ospital dyan sa Palawan? Yes, Janice, at sa ngayon ay naka-isolate na ang mga mahigit 20 medical staff dito sa ospital ng Palawan habang naghihintay ng kanila ang mga resulta. Ito ay alinutunod sa ibinaba ng Interagency Task Force ng Palawan upang maprotektahan ang kanilang pamilya dito. At sa ngayon, Janice, ay patuloy pa rin ang pag-monitor ng ating lokal na pamahalaan sa contact tracing sa mga naunang tatlong nagpositibo sa COVID-19. Okay, maraming salamat, Hari Ilagan. Hataw, Balita.